Good morning! Summer! Grabe! Masarap po bang enjoy ang buhay kapag wala po tayong nararamdaman? Kaya ako po nasabi to kasi dumating sa buhay naming pamilya na nag-i-enjoy kami, pero dahil yun po yung pakiramdam na parang huling mga panahon na po namin sa buhay dahil po kami ay may karamdaman. Hayaan niyo po ako na isama ang aking mag-ama dito sa stage kasi po sila po ang pinaghuhugutan ko ng lakas. Sila po ang buhay ko. At kaya ko po iwan ang lakas para po sa kanila. Ang story po namin, kami po ay nagtuturo. At simula po nung single ako, ako po isang diabetic person. Na kung saan, alam po natin kapag single, hindi po ganun kalawak yung pag-aalala pagdating sa katawan. Pero dumating po sa punto ng buhay namin nung kami po ay nag-asawa na. Hindi ko po alam na ang pinakamasakit na maranasan bilang isang diabetic person ay ang magkaroon ng isang anak na meron pong butas sa puso, dalawang butas yun sa puso. Dumating po sa buhay namin ng batang to, dahil po answered prayer po siya, inihin po namin po siya sa Panginoon. Nung maliit pa po siya, napakaitim po ng kanyang mga kamay, ang daliri niya. Ang kanya po yung mga mata ay naglulukha na po alam. Yung hindi niya po alam po saan ang gagaling, hindi naman po umiiyak. Talong po ang kulay ng kanyang bibig. At kapag tuwing aatakihin po siya na parang epileptic, kailangan po namin itikit ang kanyang paa, ang tuhod niya sa kanya. Para po makahinga po siya ng ayos. Lahat po ng bata nagkakaroon ng viral infection. At pag dumadating po yun sa anak namin, lumalaki po yung ulo niya kasi tumataas po yung bakterya sa utak niya, kaya po namamaga ang kanyang utak. Hindi po namin akalain na ganito po yung sasapitin niya. At araw-araw na nakikita ko, naghihirap ang aking anak, alam ko, dahil sa akin, kaya po siya nagkaganon. Bilang isang diabetic person, naging insulin na po ako, umaga at gabi, to the point of yung stress level ko po, parang hindi na kinakaya ng insulin dependency ko, na kung saan parang wala na po siyang effect. At dahil nga po nakikita ko naghihirap ang aking anak, dumarating po sa punto na mas matindi pa po yung tama po ng stress para po lalong maghirap yung katawan ko. To the point na lagi ako naninigas, namumulikan po ang aking paa at kamay, hindi ko po siya mailakad kung wala pong injection. Marami na pong pasa ang aking katawan, kaka-inject, at hindi ko po alam kung paano na po mawawala yun. Doon nakita ko po na ang kondisyon ng anak ko ay hindi na po kami magtatagal sa Mindanao. Galing po kami sa Buanga. Ibinaba po namin siya dito po sa Manila na kung saan naging part po siya ng OPD ng Philippine Heart Center. Pero bago po nangyari yun, dahil po sa pakiramdam po, wala na pong pag-asa ang aming kondisyon. Dumating po sa punto ng buhay ko na nagkaroon po ko ng diabetic stroke. Nalabulag na po ako ng 5 hours. Dahil po, nagpaas po ang sugar level ko ng 700. Yung panahon na po na yun, hinihingi na po namin mag-anak na. Kunin na po kami kasi po naawa na rin po ako sa asawa ko na wala na pong magawa. Kung hindi alagaan kaming mag-ina, kung hindi po dahil sa pamilya niya, siguro po hanggang doon na lang po yung buhay namin. Until one day, nag-decide po kami pumunta dito sa Manila. Hindi po kami taga rito. Iniwan po namin ang lahat-lahat ng trabaho namin para po masustenan yung pangailangan ng anak ko po. Iniwan po namin yun from Mindanao, going to Manila. Nakiusap po kami sa mga kaibigan namin dito. Napatareh
kabutihan kami pansandalian lang at kapag gumaling naman po kami po ay babawi. Kaliwa kanan, para po kami nag-house-hopping. Kung sino po magpapatira sa amin until one day, wala na po nagpapatira sa amin. We prayed a lot na meron pong tatanggap sa amin, and we really thank God na meron pong isa sa aming mga church member na nagpatira po sa amin. Na ngayon po ay kasama po natin at partner na rin po natin dito po sa AIM Global. Ito po ay nasa pangalan si Jay Mariano. Maraming po salamat po talaga sa kanya. Dumating po ang punto na hindi po pwedeng hindi po kami magtatrabaho dito sa Manila, but then because it's September, wala po pa pa kaming pagpapasukan na school dahil po kami nagtuturo, dahil po nasimula na po ang school year. Dumating po sa punto na I have to decide to work as a call center agent dahil po para po meron kami mga aking pamilya. And it got worse. My diabetes got worse because dahil nga po, sa gabi po kami nagtatrabaho at bawal po ang puyat sa isang katulad ko. Dumating po ang punto na every time may initan po ako ng araw from work, isinusuka ko po ang sakit ng ulo ko, at dahil po mataas po ang sugar ko, umiihi po ako sa aking pantalon nang hindi ko na po nakokontrol na makarating pa sa CR. That is the worst part of our life until one Saturday. Sabi ko, ito na po yung huli kong simba. Kasi po nahihirapan na po ako na lagi naaarawan galing po sa pagpupuyat sa call center. Sabi ko, mag-isip ako siguro gabi na lang. Pero yung the whole morning, hindi ko na po kakayanin. Sa awa po ng Diyos siguro, hindi po siya papayag na hindi po kami magsisimba mapupunta sa church. Namit po namin isang tao ang nagbukas ng aming isipan na meron pang buhay, meron pang pag-asa na maging maayos ang aming mga kalusugan. Wala pong itong iba kung hindi si Mr. Ramon Alburo ang founder ng grupong tulungan walang iwanan simula sa hirap salamat, Kuya! At sa grupo po ng A1 Dragon, sa pamilya po ng Arturo, na kung saan alam ko po kung hindi niya po sa amin binigay ang AIM Global, siguro po patay na po aming mag-ina. Dumating po sa punto na humingi po kami ng tulong sa kanya, sabi ng asawa ko, nakita mo yung mag-ina ko, may sakit, pwede yung paaming bigyan ng trabaho. Dinala po namin kami Sabado yun sa 7th floor ng Burgundy. Akala ko po, hanap buhay ang ibibigay sa akin. Job interview, inupo po kami sa seminar. But all of a sudden, hindi lang po pala hanap buhay ang binigay sa amin ng AIM Global, kundi buhay po namin, binalik po niya sa aming mag- Yes! Hindi ko po akala ay magagaling po yung anak ko sa complete. Hindi ko po akala ay mawawala po yung insulin ko, mawawala po mga maintenance ko dahil po sa produkto ng AIM Global. Alam ko po, siguro po kung wala po AIM Global, kung wala po ang produkto ninyo, wala na po siguro kami. You are an extension of our lives. Naging oxygen ang mga produkto kaya para mabuhay po ulit kami. At hindi ko po talaga lubos maisip na kung mawawala po ito, sigurado po wala na po kung iba pa ang makikita ang produktong kasing galing ng AIM Global product. Alam po siya. Ngayon masabihin bakit na mahiyak. Iyalok ang produkto. Guys, kaya po, kung sa mga hindi pa nakakaranas, maging parte ng buhay ninyo